ang ginawa sa amin, bigla kaming pinalabas sa bahay. At kami natutulog pa, pinalabas kami ng pinalabas. Baba, kayo baba at may meeting tayo. Kumuha sila ng mga upuan, ganyan, na mahahaba at pinaupo kami dyan. Ang sabi nila, sige, ibukod natin yung babae, yung mga tatay daw, iwan dito, pati yung mga lalaki na medyo malaki-laki na, kasama sa mga nanay, pati yung mga babae rin, mga dalaga, kasama sa mga nanay. Pagdating namin dyan sa tabig ng ilog, nagputukan na dyan sa barangay. Unang-una yung malaking putok talaga, tapos dyan, putok na. Yung naano na yung ano la yung lakad namin yan, sumibat ako, tumakbo ako, hindi ko akalain na maliligtas ako, para pag matamaan ako sa likod ko lang yung anak ko, hindi matamaan yung ang iniisip ko. Anong pangalan mo at ilang taon ka na? Ako po si Mika, 21 years old. Maari mo bang ilahad sa amin ang kwento ng buhay mo? Opo. Sa ilalim ng terracotang bubong ay ang matataas at matitibay na pader. Meron itong mga kwadradong salamin na kung saan kapag sumasapit ang dapit hapon ay nagmimistulang mga mata ng insekto. Kumikislap at hindi ipinapakita kung ano ang nasa loob. Ang bahay na ito ay kapareho lamang ng iba pang bahay sa loob ng compound. Meron ditong clubhouse, swimming pool, at ang mga naninirahan dito ay nagmamay-ari ng sasakyan. Tuwing umaga naman ay inilalakad nila ang mga purebred nilang aso. Habang ang mga puno naman ay nagbibigay lilim sa maliit na daan katabi ng mga nakatanim na bulaklak sa lamang bakod ng mga gusali. Nagbibigay ng matahimik at maaliwalas na pakiramdam. Pero ang mga taong bumibisita rito ay alam kung ano ang hahanapin nila. Ang bahay na kakaiba sa lahat, kung saan palagi mong makikita ang ilaw na bukas na lampara sa likod ng mga kortina. Alam mo ba kung saan ang bahay nila? Oo. Ayon sa address na sinabi niya, mukhang tama ang dapat yung tahak na. Ayun! Ayun ang puno na sinabi niya. Talaga ba? Mabuti naman yung ganon. Mukhang ito na nga ang bahay niya. Ang mabati ako nito, balik mo ito. Ihiram lang saglit ah! Pag ito nasira, sasaktan kita. Akin na nga yan! Mga anak, pumasok mo na nga kayo sa kwarto. Sino sila? Nasa loob, bakit? Kailangan na gusto mo ako. Adol, may naghahanap sa'yo! Okay pala. Halika't pumasok muna at kayo tumupo. Kunan mo muna nga sila ng tubig na may ino. Silang iyong mga tita. Halika't magmano ka muna sa kanila. Sige na, bumalik ka muna sa kwarto at makipaglaro pa sa inyong kapatid. Yun ang unang beses na dumalaw ang pinakilala ni Itay na kamag-anak namin. Magmula sa araw na yon ay madalas na silang bumisita araw-araw, tanghali o gabi man ito. Iba-iba ang edad, kasarian, at tangkad at sarami nila ay hindi ko na matandaan ang kanilang mga pangalan kahit na nagpakilala na sila sa akin. Hanggang kailan ba natin kailangan maghintay ng tamang pagkakataon? Kahayaan ba natin madaling paan mga tao mamatay sa kamay nila? Tama, kailangan na natin kumilos. Pero wala pa tayong sapat na lakas ng mga tan. Ngunit pa paano na ang mga nabiktima kanya? Akin na nga yan? Akin yan! Akin na ang mga tayo! Hoy! Magsitigil nga kayo! Pumasok nga kayo sa kwarto! Makalipas ng ilang araw, Lunes ng hapon, ay kadarating ko lang galing eskwela, nadatnan ko ang mga bisita na nanonood ng balita sa TV kung saan pinapakita ang mukha ng isang matandang lalaki na kulubot ang balat.
of troops. They cannot succeed without the support of the people. We cannot succeed without the support of our people. I am happy to see that the reaction throughout the country is favorable. I have received hundreds and hundreds of telegrams from all corners of the Philippines congratulating you, and incidentally me, for the proclamation of martial law, for the sudden cessation of anarchy and of criminal... Nung sumunod na taon, ay mas naging madalas ng pagbisita nila. Tinuturing na nilang tahanan ng bahay namin na para bang kanila. Ano ba yan? Dagdagan mo na tubig dun? Si Inay. At kahit gaano man ako naghintay, ay hindi na siya bumalik. Halika na, umuwi na tayo at baka inahanap na tayo ni Itay. Parang. Pagdating namin sa bahay, ay natagpuan namin ang mga bagong libro at laruan. Isang araw ay nadatnan ko sila na may hawak na isang pulang libro at nang makita nila ako, ay agad nila itong ibinalik sa lalagyan. Nagtaka ako kung bakit at kung ano ang laman ng librong iyon at bakit ayaw nila itong ipakita sa akin. Kaya naman ay pasekreto ko itong kinuha at binuksan. Noon ay para sa amin yun ng kuya ko dahil palagi kami ni Itay binibilhan ng mga laruan at libro. Makalipas ang ilang buwan, nagulat na lang ako nang may pumunta sa bahay namin ng mga pulis. Kinaladkad si tatay. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Tay! Bitawan niyo ang tatay ko! Matapos arestuhin si Itay, ay kinalala na kami tumira ng kuya ko. Alam niyo ba mga po, noong panahon? Kumara dito ang mga libretero ulang panahon. Dito po ba sa bayan na ito? Oo. Sinaktan po ba nila kayo? Hindi naman nila kami sinaktan. Matapos nila magpalipas ng gabi, ay umalis din sa lagay sa mga magahan. Ikaw ba ang leader ng mga rebelde? Hindi ako. Pinatuloy ko lang sila. Meron kaming nakalap na ebidensya laban sa'yo na ikaw nga ang leader nila. Order in the court. Noong nahatulang may sala si Itay, doon na nagbago ang buhay ko. Madalas akong apihin ng mga klasiko na kriminal ang tatay at iniwan ng nanay. Nag-iba na rin ang turing sa akin ng ibang bata. Kung dati ay nakakalaro at nakakausap ko sila, ngayon ay hindi na dahil pinagbabawalan sila ng mga magulang nila na lumapit sa akin, sa anak ng isang kriminal. Kaya naman kung dati ay madalas kong bisitahin si Itay sa kulungan, ay ngayon hindi na. Inilayo ko na ang aking sarili at namuhay ng mag-isa mula nang mamatay si Lola.